mag-a-unboxing tayo ng Inco spray gun na nabili ko sa Shopee. Ang price pala nito ay 1,400 pesos at ang shipping fee ay 95 pesos dito sa Pampanga. Bali, ang binayaran ko, 1,495 pesos para dito sa Inco spray gun. Inco spray gun, 450 watts. Buksan na natin. Meron siyang libreng gloves at saka isang metros na 3 meters ang haba. Meron siyang manual na may kasamang pin na panlinis ng nozzle. At meron siyang viscosity measuring cup. Pansukat ito ng pintura kung gaano kalabnaw or kalapot ang gagawin. At ang pinaka-importante, ang spray gun. Hanggang 800 ml ang spray bottle niya. Medyo mabigat siya ng konti. Ito ang kanyang specification. Inco Industrial Spray Gun Model Number SPG-3508 220 volts hanggang 240 volts 50 to 60 hertz 380 ml per minute maximum viscosity 50 seconds 450 watts at made in China. Susubukan kong gamitin ang Inco Spray Gun sa pagpintura ng pintuan gaya nito. At ito ang pintura na gagamitin ko, automotive enamel. Bago ko pinturahan yan, lilinisin ko muna para matanggal yung mga alikabok para mas makapit ang ating pintura. Ito ang mga gagamitin ko sa pagpintura gamit ang Inco spray gun. Isang automotive enamel na pintura at isang lacquer thinner. Ang ratio ng pintura ay 3:1. 600 ml na pintura at 200 ml na lacquer thinner. Haluin muna ang pintura bago ibuhos dito sa spray container. Na pintura at 200 ml na lacquer thinner. Dapat medyo malabnaw ang pagtimpla ng pintura para magandang ibuga ng spray gun. Haluin lang ng haluin hanggang sa maghalo ang pintura at lacquer thinner. Ito ang adjustment kung gusto nyo ng horizontal, vertical, or bilog na pagbuga. Tinatanggal lang yan dito, yung pinaka-lock nya. Kapag ganyan ang position nya, horizontal ang buga ng spray. At kapag ganyan naman ang position, ang buga ng spray ay pabilog. Kapag ganyan naman ang position, vertical ang buga ng spray. Dito naman ang adjustment kung gusto nyo ng makapal or manipis na pagbuga. Ayan o, meron siyang minus at plus. O tara, umpisa na natin ang pagpintura.
Sisimulan ko na ngayon ang para sa second coating ng pagpipintura. At yun na ang aking top coat, final coating. Ito ang gagamitin ko para sa final coating. Automotive enamel at lacquer thinner. Paghahaluin ko lang. Ang ratio ay 3:1. Magtitimpla ko ngayon ng 600 ml na pintura at 200 ml na lacquer thinner. Kapag gagamit ng spray, dapat medyo malabnaw para magandang ibuga ng spray ang pintura. Bago tayo magsimula sa pag-spray, kailangan i-try muna natin sa karton para makita natin kung ano ang kanyang buga, kung manipis ba or makapal, para pwede na tayo mag-adjust dito pa lang sa karton. Para kapag pininturahan ng mga pintuan, maganda na ang pagkaka-spray. Break time na, alas 3 na. Merienda muna tayo. Ito pala ang merienda ko ngayon. Pancit guisado. Huwag na tayong mag soft drinks, masama yon. Inom na lang tayo ng tubig. Ayan na ang aking pininturahan gamit ang spray gun na inko. Alright, natapos ko din. Ayan, no? Ang ganda. Ito ang kanyang finished product. Okay. Pwede na. Pagkatapos natin gamitin yung spray gun, kailangan linisin agad natin ng lacquer thinner. Linisin lahat yan. Yung mga nozzle, yung mga takip, saka yung goma, at saka ito, kailangan linisin yan. Kasi kapag hindi nilinis yan, magbabara na yung nozzle niya. Matutuyo na yung pintura. Para sa akin, okay naman ang pagkakapintura. Tingnan nyo. O, diba? Ang ganda na, oh. Masasabi ko dito sa Inko spray gun ay okay naman ang pagbuga ng hangin at hindi rin naman masyadong umiinit ang kanyang compressor. Maganda naman ang pagkakapinta, pero kung gusto nyo ng mas magandang pagkakapinis ng pintura ay dun na kayo sa may spray gun na may malaking compressor. Ayun lamang po, salamat sa inyong panonood. Bye bye.